Naantig ako doon. Di mo deserve yun, pare. Di mo deserve yun. Welcome sa Inuman with Ninong Rai. Okay ba kayo dyan? Okay sa olay! Yan, ngayon pag-uusapan natin ang mga kwentong nagpa-aray sa atin. Mga busted stories, mga heartbreak stories, mga nagpa-iyak sa atin, pare. Ako alam ko, marami ako nyan. Kayo alam ko, marami rin kayo, pare. So, pag-usapan natin yan. Tara, let's go. Uy, luto na yung akin. Yun, pwede na to. Ayang, pare, lutong-luto na to. No. Uy! Kaya mo naman na. Sa amin pang birthday party, sa'yo pang piyesta. Eh, bakit? Umorder ba kayo? Huwag mo kami dinadamay. O, sa, tagayan mo na lang kami. Bilis! Pwede kagat muna ako? Hindi, bilis! Alagay mo sa gitna yan. Naku, pare. Oh, no! Wala na. Aga naman. Last shot na yan, tol. Ano yan? Eh, di ganto na lang, pare. Since last shot na naman to, total, yun naman ang gusto natin pag-usapan. Kung sino ang makapagkwento ang pinaka-nakakaantig, pinaka-nakakaiyak na failed love story, mga busted, mga hindi maganda nangyari sa relationship, mga toxic relationships, alam mo yun, sa kanya mapupunta to. Eh, magpatulog tayo gamit ang iyak, di ba? Ikaw na mauna. Pare, total, katabi kita eh. Bakit tumatawa? Nakakalungkot nga eh. Diligaw. So, hindi ka naligaw. Ako hindi ka yung nililigawan. Yeah. Sorry. Napakan ko yung buhok mo. Ang haba, ng haba ng hair mo. Hindi, okay lang yan. Sanay na ako yung lagi sa taba. Never ka naligaw. Ikaw nililigawan. Walang kwenta to. Next, ikaw. Walang kwenta. Ikaw, pare. Wala pa, malungkot ka na. Nililigawan eh. Isa lang, pero shoot naman. Shoot naman. Okay. Isa lang, pero shoot. So, hindi tayo malungkot. Wala rin kwenta to. Ikaw, pareng Andrew, walang kwenta tong dalawang to eh. Anong maibabahagi mong malungkot na kwento sa akin? Ito, tong kwentong to, alam mo to eh. So, may girlfriend ako for 5 months and then, ayun, nabuntis siya. Pinalaya siya sa bahay. Ako, na takot ako sa tatay ko, hindi ko rin siya maiuwi sa bahay. Takot din kami sa tatay mo. Takot din kami. Naghanap ako ng place na mapagtataguan namin or matitira namin for the meantime. Kasi hindi ko pa alam kung ano gagawin ko eh. Ilang taon lang tayo nun, pre. Tama. Wala pa tayong trabaho nun. Wala pa. Maasa pa tayo sa baon nun. Hanggang sa nalaman ng tatay ko, so, siyempre umamin na lang ako kahit takot ako sa tatay ko. Hanggang sa pumayag siya na, wala, palindigan mo yan. Kailangan may apelido yung bata eh. Udali mo dito, dito na kayo tumira. Init ka ba? Init pa ako, tol. Siyempre, medyo natuwa ako na, alam mo yun, tapos first apo nila, so sobrang excited nila. Excited sa unang apo? Tapos sabi sa akin ni mama, dalhin mo sa OB. Ultrasound mo para malaman kung healthy yung bata, ganyan, ganyan, etcetera, etcetera. So nasa labas ako, nag-aantay ako. Nung lumabas siya doon sa clinic ng doktor, umiiyak na siya. So parang ako, nataranta ako, parang, ala, ano nangyari? May hindi healthy yung bata or what? So, inabot niya sa akin yung papel, yung ultrasound. So, nakita ko, parang 30 plus weeks. So, kinumpute ko pa eh. Kasi wala naman tayo alam sa mga ganyan. So, parang 8 months na yung bata sa tiyan niya. Oh, no! 5 months pa lang kami. Ouch! Nag-boyfriend, girlfriend. Sobrang blanco ko noon, di ko alam gagawin ko. Nung inabot sa akin ng nurse yung bata. Sir, congrats sa buhay, ganyan. Tinanggap mo na lang, hanggang sa dumating sila mama, ganyan. Hindi mo talaga to anak. Kasi hindi ko rin kamukha eh. Ano yan? So, hanggang sa... Doon na natapos yung relationship namin. Nag-usap kami. Siguro, the day after niya mga anak, na nung okay na siya, doon kami naghiwalay. Paglabas ng ospital, partways na. Nakakaiyak, pare. Muntik na ako doon. Pero eto gusto kong marinig, pare. Kung sa kaibigan natin si Paolo. Eto, very colorful ng buhay. Maiyak na ako kay Andrew. Paano ko tatapatan yun? Kaya mo yan, tol. Kaya mo yan para sa last shot. Kwentong busted, di ba? Ay, ako naman talaga, nandiligaw ako. Of course. Yun nga lang, pagka alam mo medyo negative na, yung hindi na nagre-reply, naaya mo, hindi na sumasama, alam mo na eh. So, sumisafety ka na. Sumisafety na ako. Hindi ako sasalita.
Bigla na akong... Mawawala na. So, niloopholean mo? Parang ganun. Kasi ginost ka ba? Ginost. Eh, bago pa mangyari. Bago pa mangyari. Yun na. Siya yung nang-ghost. Siya yung nang-ghost. Nang-ghost, pero parang medyo papunta na siya doon. Pero sige, tatanggapin ko yan. Hindi ako naiyak sa kwento mo, pare. Yun tayo sa susunod nating kaibigan. Ayan. Si Jerome, pare. Ito, sure ako hindi nyo alam to. Hindi naman ako masyado nagkikwento, alam mo yan. 2019, very first year ko sa UST. Paskuhan, may kasama akong babae. Siyempre, may date ka. Pagpaskuhan. Doon ako may sa field. Nagtutugtugan na. 3 bands after, tumugtog na yung Ben and Ben. Oof. Tinignan ko agad yung katabi ko. Pagtingin ko, wala siya doon. Oh no! Saan ang punta? Okay. Pagtingin ko doon, apparently nandun pala yung ex ko. At kasama niya na doon yung ex niya. Di ko na natapos yung performance ng Ben and Ben. Talagang hinarurot ko yung gitna ng field. Wala akong pakay kung makita nila akong tumakbo doon. Lumabas talaga ako. Naantig ako doon. Di mo deserve yun, pare. Di mo deserve yun. Pang... Turo mo, tumba ko. Pero siyempre, ako rin. Magkukwento pa. Yeah. Ito maganda. Wala pa! Nakakalungkot nga eh. Nakakalungkot nga ito eh. Nakabreak ko lang noon with my ex, 2017 siguro. Naging toxic akong tao eh. Dahil head chef ako noon ng isang restaurant. Ang hirap talaga. Nag-iba talaga ako and alam kong kasalanan ko yun. Feeling ko normal naman na humanap agad-agad. Like ngayon mismo, ngayong gabi mismo na to. I mean, seeking comfort. Di naman rebound. Eh, malamang parang ganun na makukonsider yun, di ba? Yung chinata ko. This is someone na kinausap ko from way back pa. 2006 kami huli nag-usap. Mm. High school. Mga sumunod na buwan, sobrang naging okay ng lahat. Mm. Sobrang naging okay ng lahat. Dumating sa point na, actually, dinadala niya pa ako ng pagkain sa resto. Dumating sa punto, pumupunta na ako sa random na lamay ng mga taong hindi ko kilala, kasama yung pamilya niya. Nagsisimba kami kasama yung pamilya niya. Inaaya na ako nung parents niya. Sa kanila, mag-dinner. Okay lahat. Akala ko talaga yun na, and I guess din yun naman ako masisisi. Kaso, meron kaming pinuntahan na isang lamay. Pagpunta namin doon, dalawa lang kami, sumunod yung kapatid niya. Nakikita ko may tumatawag sa cellphone niya, number lang. Kitang-kita mo sa kanya yung visible na frustration. Maya-maya umakyat. Guwapo. Guwapo pare. Ex niya. Ouch! Di ko alam, Tol, kung anong may gagawin yung sarili mo. Oo, Tol, kasi sa kanya mismo nang galing yun. Hindi ko nababalikan yun. Hindi na. Siguro bugso lang ng damdamin. Hindi ako, parang wala na pa. Hindi, pero sige, subukan natin. Wala na talaga. Wala na talaga. Hindi nagtagal, nagkabalikan sila. Pare, maganda daw, magkaibigan pa rin kami. And okay naman kami lahat. Goods lahat. Until now. Until now. Invited pa ako sa binyag ng anak nila, pumunta ako pa. Goods kami. Sobrang goods. Ninong pa na talaga. Ninong na talaga ako. Yun ang tunay kong nga, anak, di ba? Kaya, ewan ko, pare. Para sa akin, okay na siya. Di ba? Okay ka ta rin. Okay na rin naman ako. Okay na rin naman ako. So ngayon, magdidesisyon na tayo, pare. Drew, para sa ito, pare. Napakatindi mo, napakalupit mo. Ibang klase yung pinakita mo dong sense of responsibility. Ikaw talaga ang parang hinug na hinug ng maging ama, even at that age. Pare, ibang klase. Sana all kagaya mo. Katulad thank you, ko, thank you. Katulad namin lahat dito. Kasi pare, ibang klase yung pinakita mo talaga. Napakatindi, pare. Ibang klase talaga. Ibang klase. Ako ang may papayo ko lang naman sa inyo. Basta usapang puso, laban lang. Pare, maraming salamat sa panonood. Siyempre, magkikita ulit tayo sa susunod na... Inuman with Ninong Rai! Okay pa ba kayo dyan? Okay sa online! Eto mas okay, pare. Uy, ano yan? Meron pa tayo dito, pare. Tuloy ang inuman. Yan, ikaw rin. Yan. Siyempre ako rin, pare. Yan. Sa loob ng papel na to, pare, ay merong mga tanong. At ang sagot sa mga tanong na to ay tayo. Yung sagot ko, ano yung ligawan natin?
mo. Ito yung panlaw natin, pa. Sarap! Sarap!